namin sa labas. Maglilinis muna ako sa area kung saan ako mamaya magkaklase ng aking bunso. Ito ang trabaho, realidad ng lockdown. Magtuturo ka, maglilinis ka, magluluto ka. Lahat-lahat yan ginagawa ng mga nanay sa buong mundo. Yung ating mga frontliners naman ay walang ka-lockdown. Kaya God bless you and we pray for you na sana safety kayong lahat. Maraming salamat sa malaking sakripisyo na nagjo-duty kayo kahit na nasa gitna ng napaka-risky na sitwasyon. Maraming salamat doon sa inyo. So, dyan lang muna kayo mga best friend at maglilinis ako. Yan, kasi pumasok yung mga pusa dito kagabi. Dahil umulan kagabi, dito ang mga pusa nakapasok. Maraming pusang lugaw dito sa amin. Kaya ganito. Pagkatapos ng ulan, pagka-umaga, kahit na pinakamad ka dahil pumasok yung mga pusa, hala, maglinis ka, mudra. Ay, siya nga pala, itong aking halaman, halaman ito ng asawa ko, hindi ito sa akin. Wala akong problema yan. Baka sabihin ninyo, ang ganda naman ng background na halaman ni ate. Uy, Mudra, ang ganda naman ng background ng halaman mo. Ayan, ay hindi ko yan sa akin. Ay, siya nga pala mga best friend, ito ang Wandering June na sinasabi nilang variegated. Ito siya ay pink lavender, pero alam ba ninyo sa totoo lang pag siya ay naiinitan na araw-araw, hindi na nagiging lavender, nagiging green na siya. So ayaw ko nang magbinta ng ganito kasi nakaka-disappoint, lalo na dito sa area namin na sobrang mainit. Yung isa kong buyer, sabi niya sa akin, lumago siya, humaba, mataba, kaso lang nung nasisikatan ng araw na wala yung pagkalaban. So wala na akong magawa doon kasi yung supplier ko, yung kinuha ko, lavender na lavender siya, pink, ang ganda-ganda. Dito rin, nagparami ako sa bahay, ano rin siya, nagiging green din siya. Kaya, my goodness. Ito, isusuksok lang natin to, magbubuhay na ito siya. Isusuksok lang natin yung mga nakukulog. Yan, saan natin hindi pwede isuksok dito banda. Sinangulog siya eh, kaya isuksok natin para hindi mamatay. Ayan, para hindi matuyo. Ayan.
best friend, nag-iingay na naman ang ambulance. Alam nyo, hindi pasyente ang laman yan. Mga bakuna, sige ng bakuna, sige ng bakuna, araw-araw. Pero marami pa rin ditong virus. Contestant number one kami sa dito sa Pangasinan ata. Contestant number one kami dito sa Dagupan. Sasabayan natin ang paglilinis ang ating umaga para pagkahapon wala nang gagawin, magtuturo na naman ating daily routine. Oh, mga asawa, double purpose na ang mga asawa ninyong babae, ha? Inang bahay pa, guro pa. Kaya tandaan ninyo yan, mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae. Huwag kayong magligramo kung bakit nasa bahay siya, dahil kung siya naman ay mayroong kaukulang responsibilidad na ginagawa sa bahay at hindi lang nakahilata, huwag na kayong magligramo. No, dyan ka. Ikaw naman ay balik. Uy, mga best friend, ito tips ko sa inyo. Yung mga halaman ninyo, siksikan ninyo ng basil. Kasi itong basil, kahit yung white basil, no, yung tinatawag sa Bisaya na bawing, siksikan ninyo yung mga puno kung mga paso kung mayroon pang space. Kasi ito, may amoy siya, maamoy talaga. Yung amoy niya ayaw ng lagot. Kaya lahat ng palibot dito mayroon. Mga paso-paso, may bakanting konti, nilalagyan ko. Dahil marami lamot. Bakit kailangan mo na adaptor? Ha, sa gilid sa gilid ng pinagpulutuan natin? Wala saan? Alam mo yung pinagbiblender yan dyan kagabi? Nandoon. Di ba? Walang kumuha. Ano pa ba? Ikaw hindi ka talaga marunong maghanap. Kahit na sa harap mo, wala ka. Pagka ganyan. Thank you.
linis ang ating mga lilinisin. At saka, ito pala, halaman na ito, ano siya, yung Chinese evergreen ang tawag nito. Mga ordinaryong halaman lang ito, pero dito sa amin, sa Dagupan City, napakamahal niya. Mabuti na lang yung ninang ko. Nagbabawas siya, ayan. Sa halip na itapon niya, binigay niya sa akin. Kaya nagkaroon ako ng halaman. Ayan. Kaya ayos ko yung natitipitin kasi sabi nila, ang halaman daw ay nakakawala ng stress. So, alagaan natin sila para mawala ang ating stress. Stress ang nakakawala sa ano sa paghahalaman mga bes, kasi may mga halaman na ano na detoxify din ng mga pollutants sa loob ng ating bahay, sa palibot ng ating bahay. Kagaya ngayon, maraming mga gadget ang tao sa loob ng bahay, mayroong internet, mayroong pang cellphone, mayroon ng computer, kung ano-ano pa, no? So itong halaman na ito, aglonema ito. So, medyo rare daw siya dito sa Pilipinas, pero locally, nakuha ko ito dito ng 100 peso, isang puno. Kasi, alam ba ninyo kung bakit 100 na lang? Dahil lupay-pay na siya at multik nang mamamatay. So, ngayon, naparami ko na siya, oh, nakailan-ilang piraso na siya. Ayan. Ibaba ko itong camera para makita ninyo siya. Yan. Yan. Alam niyo mga best friend, kung mayroon kayong ganito na halaman, isa ito sa magandang ilagay sa loob ng bahay, lalo na sa pintuan ng mga ng bahay ninyo or sa kwarto, pero wag naman sa gilid ng ano, kung saan kayo nakahiga. Basta sa gilid. No, kasi ito siya ay magandang halaman ito para sa may mga taong asma, yung mga asthmatic, may mga batang asthmatic or mga adult tayo na asthmatic, magandang maglagay kayo ng mga aglonema sa loob ng bahay. Kasi ito sila, nag-absorb talaga sila ng mga dust, no? Mga dust, ganyan. Tapos nagsisecrets din daw sila ng oxygen na nakapag-purify ng hangin sa loob ng bahay at nakakatulong sa may mga taong may nataas na allergy, kasi ang pinakapuno at dulo ng ating asthma ay allergy. Ganyan. Ito, lalagay din natin ito dito sa ano, sa gilid ng ating pintuan. At nandito ng ating geographer, ang aking dalagang maliit. Ako to si Eva. Babaeng pakialangira. Pwede akong sumama sa video mo? Pwede naman. Thank you. Tapon ako ng chinelas. Bakit kaya ito? Naglulupay-pay yung kanyang ano, kanyang dahon. Naglulupay-pay kapag mainitan na lang kaunti. Hindi ko alam. Iisang puno lang din ito noon. 50 pesos lang bili ni ano, lolo nito. Ngayon, naging dalawa na sila, tapos namumulaklak na siya. Ayan. Ito yung bulaklak niya na sa pinakagitna. Sana magkaroon siya ng buto-buto para maparami natin. Yes, ayan. Kasi maganda rin na maparami natin ang isang halaman. Ito. At meron din tayong isa na mulaklak na rin siya. Ito yung alaga ni Ima. Yan ang aking alaga. Dalagang alaga. Meron na siyang dalawang bulaklak. Anong pangalan mo nito?
Dalmatian aglonema. Aglonema Dalmatian. Hay, sayang, kinain ata ng uod yung kanyang ano. Kaya nga eh, kung namunga silang tatlo, edi tatlong bulaklak na sila. Kasi tatlo sila, yung isa bago pa lang. Nandito mga best friend, no? Nandito sa loob ng ano, ng bulaklak, yung kanyang mga buto. So hayaan ninyo ito siyang matuyo, at pag natuyo na, ikat ninyo, tanggalin ninyo yung mga buto sa ilalim, at ibilad ng isang araw, tapos ipunla na ninyo siya. Ganyan, para maparami ninyo, no? At saka ito, palaban din ito sa loob ng bahay. So lahat sila ay palaban sila sa loob ng bahay, pero sila. Nabubuhay naman sila sa loob ng bahay, pero dapat ipalabas naman pa rin ninyo. Dapat ilabas naman din naman ninyo, paminsan-minsan. Parang tayong mga tao na kailangan din natin pumunta sa labas once in a while. And ito ang ating malaking puno ng fiddle fig tree na ang saya-saya na. Aabot na sa langit yung saya niya. Baka tumangkad siya lang dahil kasi ibinablog natin siya halos sa lahat ng paghahalaman natin na mga vlog. Nandiyan siya. So, maganda siya. Ang laki-laki na ng mga dahon niya, mga best friend. Ingatan mo yan, kasi sa tatay mo yan. Mamaya. Alam ko, kasi papatayin tayo ng tatay ko kung natigba. Exaggerated ka naman. Hindi dapat, pero magagalit siya. Tapos ang dami-dami niyang mga uod sa paso. Diyan uod. Ow. So, maganda sila kasi yung mga weeds, kinakain nila. Kinakain nila. Mabuti naman yon. Ayan. Linis. Pag may time. Hindi lang pag may time. Talagang ulat. Galiin na natin maging malinis kasi malamok. Pag tag-ulan. Yes, every time basta tag-ulan. Ay nako, mainit. Ay hindi, madaming lamok. Kapag tag-init, yan yung mainit. Magkikita pa ako sa mga best friend ko. Pag may time na ako, may lakas na ako magkikita. Magkikita na ako. Yan ang ating mga ibang halaman. Ito ata ay ano ito ma? Itong parang string beans? Yan, string beans iha. Ano yan? Sibuyas yan, Day. Oo. Kung alam mo lang, Day. Ano yan pala? Sibuyas yan, ha? Hindi yan string beans. Pagkatandaan mo, baka mamaya naligaw ka, hindi mo alam ang ginagawa mo, hindi mo alam sinasabi mo. Sorry. Kala ko string beans kasi mukha siyang string beans. Anong string beans ka dyan? String beans is ano? Yung string beans is gumagapang, ina. Hindi yan ganyan. Wow. Dahil sa sobrang init ito, best friend, ang ating wandering Joe na lavender, ngayon nagiging green na talaga siya. Wala na siyang mapupuntahan, nagiging green na. Ito na lang yung itong talbos niya, my God. Nahulog siya! Nahulog na lang siya, bigla-biglaan! Ayan. May kaunti pang ano, pink. Pero dahil sa sobrang init, nagiging ano na siya. Nagiging green. Ayan, itusok mo lang yan dyan, Bes. Itusok mo lang. Tapos mabubuhay na yan. Ito ay common, very common plant siya. Yung very common plant, anong very common plant mo dyan? Lahat naman ng plant is common. Nag-aarte lang yung ibang sabihin, ito, hindi ito common. Ay, nako. Yung wandering June na yan, ayan siya, matibay din siya sa init. Yan matibay na matibay yan sa init. Kasi
ako sa Wandering June na yan. Tapos yan yung ating variegated Wandering June na yellow, nagiging green na rin. Ha? Nagiging green na siya. Konti na lang yung sa init. Sa kanya. Ito yung ating isang lavender. Yan. Oh, lavender lang dahil hindi siya naabutan ng araw itong parting ito. Pero the rest, ano na siya? Green. Green. Pure green. Green na green. So, best friend, ito ang ating at times. Yung times ay manapakabango, lalo na itong rosemary, mabango din siya. Masarap siyang ihalo sa inyong tea or sa inyong coffee, no? Magtalbos lang kayo ng konti, ilunod din niyo sa inyong coffee. Oh my God, smells so good. At meron din tayong isa pang Wandering Dew. Ito ay lavender ata to or puti? That's white. That's the white. Ito ang ating white Wandering Dew. Kapag hinawakan niyo siya, para siyang floss. Kailangan good vibes na lang tayo mga best friend. Kahit sa hirap ng buhay at lockdown, kailangan ang ating mental health hindi ma-lockdown, no? Ayan, ang ating atis. Yan ang atis natin. Nakatanim lang siya sa plant box, yan. At tignan ninyo dahil ang paniwala ng inyong Mami Ming, kapag ang halaman ay lumapat sa lupa, mabubuhay siya. Kung siya ay namumunga, mabuhay siya at mamunga. Kung mamatay siya, pasensya. Pero kung mabuhay siya, ay laki-laking ligaya. Yan, best friend. Best friend. Oh, ano yan? There is a difference. Itong bagong tumubo, red na red. Ito, green at saka red. Mm-hmm. Bati yung buong dahon niya is red. Wala man lang ka-green-green. Mm-hmm. Yan. So there's a difference. But ito ang tinatawag na spider plant. No, there is a specific name in it. It's a spider begonia. Spider begonia. Sayang hindi ko ito nailipat kaagad. Oh, mabubuhay ito eh. Alam niyo mga best friend, itong parang ugat niya dito. Hiwaan lang ninyo yan siya. Pagkatapos, itanim sa lupa, mabubuhay na siya. At yan, dahil maswerte na tayo kung mayroong tutubo dyan na anak niya or kanyang babies na tinatawag nila, simit kumbaga dito sa kanila. So yan din ang way kung paano ninyo siyang ipadami. At saka ito yung tinatawag nila ditong ano ba yan? Fitunia daw ito. Fitunia, may red, may purple, may lavender, may green, may yellow nito. Yung sa akin naman is, ano, green. It yan. Mahal daw yan, mahal. Sabi nila, mahal. Diyos ko, sa amin susu-susu yan, ah. Susu-susu. Dumidikit lang sila sa mga, ano, bato-bato doon sa tabing ilog. Tapos ito na rin ang ating pink rose. Ako ang pumili niyan kasi maganda yung kulay niya. Noon hindi siya masyadong light na pink na ganyan. Noon parang darkish siya. Noon, di ba? Okay, coach. Ito, kung manonood ka man, Coach Marilis. Coach Marilis. Go Cardinoza. Ito yung ano mo, section ng mga ano ba itong mga halaman na ito? Gabi-gabi kung tawagin sa amin. Pero ang tawag nila dito ay Heart of Jesus. Ayan, marami na siyang anak, coach. Oh. Saka ito yung, ano mo, coach? Ito yung, anong tawag nito? Alocasia Angel Swing. Ayan, marami na siyang anak din. At saka ito yung gabi-gabing puti, kung tawagin sa amin. Pero sila dito may mga kaartihan. Kikisyo, alocasia, bla bla bla. Ha, ayan. Kay Coach Marilis yan. At saka ito. Namumulaklak rin ata siya. Hindi ko alam, iha, kung siya ba'y namumulaklak. Narinig ko na namumulaklak. Ayan, ang ating, ano ba yan? Tignan ninyo mga best Monstera. Ito, binili namin. Ito, binili namin, ganito kaliit. Iyan naman, iyang malaki, binili naman namin, ganito.
to kaliit. So parang anak ba siya? Anak ba siya? Maliit siya. So nung umabot ito, yan naman ay tumangkad na siya. Mm-hmm. Ng parehas na ba sila? Pero siya parang mas maliit pa. Okay, dito na tayo sa ating atis. Ito yung ating isa pang punong atis, best friend. Marami na siyang bungang napakinabangan ko. Nandun pa yung iba. So, maganda at siya. Huwag kang mag-alala, best friend. Kahit na nakatira ka sa gitnang syudad o wala kang space ng pagtataniman, pwedeng-pwede basta kumasya yung paso. Ayan. Ayan. Ipinanim namin ito siya sa paso na meron din siyang Sansevieria ba ata to? Sansevieria, yeah, na nakatanim. Sansevieria at saka ito basil. Tapos anong tawag tapos nito? Tapos ito yung begonia na ano? Basta begonia yan siya. Begonia rex? Begonia rex, yes. Begonia rex, yan. So, pinapabuhay muna namin siya kaya nakatagot siya dito sa ilalim. Ayan, sa best ilalim friend. Nang maliit na kabukiran. Parang 60 liters of water ang pwedeng ilagay dito sa pasong ito. Kaya kapag lumapat sa lupa, walang imposible, ang Diyos nang bahala, siya ay mamumunga na talaga. Dapat ipagdasal rin ninyo ang halaman niyo. Ano ka ba? Totoo naman. Talaga? Kakaibang chismis mo yan, ha? Kakaibang yes chismis. Kasi na yun, ay baka nanalo ako sa aking quiz, kaya nakakaiba ang aking chismis na yun. Okay. So, ito mga best friend, yung ating, yung nag-video ako na naglipat na ako, nag-cutting na ako nung na-craft ko na, ano, na-graph. Na-graph ko, na-markot ko na, ano, no, na red tip tree. Pero iwan ko lang kung may pag-asa pa ba siyang mabuhay. Kasi ito na itsura niya dahil pagkatapos kong nag-cutting, ano, bigla siyang uminit. After ng halos isang buwan na pag-ulan. Kaya inan-umano siya, nainitan, ayaw niya ng init. Very sensitive siya. So dapat nasa may lilim lang siya. Oh, yan. Inuud na siya, bes. Yan. Oh, ito no, pala, mga bes. Ito pala, may kumakain na. At saka ito yung ating mga dwarf na, ano, na anthurium, no? Hindi pa siya namumulaklak. Mamumulaklak din yan. At huwag naman rin natin kalimutan ang ating birds nest na lalagpasan natin. Ayan, ang ating birds nest. Ayan, na best friend. Ang ating hanging birds nest. Wow, nakakayanan talaga ni... Anong tawag dito? Red tip. Red tip ata to? Red tip ba? Yes. Wow, nakakayanan ni Red tip. Ang lakas-lakas ni Red tip. Nakakayanan niya si birds nest. Bird's nest. Ayan. Grabe. Kahaba-haba ng mga dahon niya, pero meron mga namamatay dyan sa mga gilid-gilid na dahon. Ayan, gusto niya na sa ilalim siya ng puno. So, i-end na natin ang ating video. Yes, yes, yes. Dahil oras na para sa ating kusina.